This podcast is a member of the OOF Podcast Network. Ang mga podcast na may OOF. Kaya... And then, yun na. So, yun na na, ano na, inalagaan ko na siya. Nag-ano na kami, live-in na kami. Nagsama na kayo. Sama na kami, yan. Talagang ibig sabihin, dahil na-excite ka na gusto mong tumalon, hindi ka lang makatalon, bababa yung ceiling. Oo. Talagang gusto mo nga. Gusto mong magkapamilya. Nasa path mo yun. Gusto mong magkapamilya. Gusto mong magkaroon ng anak. Alam mo, nung una, gusto ko magkaroon ng anak kahit walang asawa. Oo, basta okay. Basta meron lang ako anak. Mm-hmm. O, kasi nga, nung una, gusto ko mag-adopt. Mm-hmm. Sabi ko sa nanay ko, Nay, mag-a-adopt ako. Sabi niya, bakit ka mag-aampon? Ang dami-dami mong pamangkin. Sila amponin mo. Okay. O mag-anak mo pa. Mm-hmm. Sabi ko, naku, yung mga pamangkin eh, alam mo naman, di ba? Sa, ano, eventually, magkakaroon ng sariling pamilya, hindi mo rin sila pag-aari. So, at least yung pag nag-adapt ka, iyo yun. So, anyway, sabi ko sa loob-loob ko, naku, gagawa na. Kaya lagi ko sinasabi sa mga bakla na kung gusto nyo magkaanak, huwag kayong manligaw. I mean, kung gusto nyo magkaroon ng pamilya, huwag kayong manligaw dun sa babae. Oh. Kayo dapat ang liligawan niya. Dahil? Why? Why? Kasi hindi niyo na kailangan mag-explain kung ano kayo. Kasi ano mo naman nung araw, di ba? Wala naman discrimination, pero parang, ha? Uy, pareho tayo, hindi tayo talo, di ba? Gaganon. Eh, ito, yung ano, nag-iintay lang talaga ako ng babae magkakagusto sa akin. Nang hindi ako nag-i-explain, uy, bakla ako, ha? Oo. Paano? Paano explanation? Paano? Uy, bakla ako. Inuulit. At that time, talagang attracted ka to women kasi may girlfriend ka eh. Oo, may girlfriend. And I'm sure si Jam was talaga your first girlfriend. Totoo yan. Was Jam your first girlfriend? Oo, first girlfriend. So you were really attracted to her and so with Sol. Oo. Kasi otherwise, di mo naman tatawagan yun para... Magka-edad sila kasi yung isa 17, si Sol 18. Yung mga panahon na yon. Mm-hmm. Pero attracted ka rin sa ano, ha? Pero attracted ka rin sa lalaki. Oh, Diyos ko, bakla ka nga eh. Nung silbi na pag bakla ka. Yung mga hindi ba tawag doon bi? Oh, you're bi. Bi ba yun? Bisexual ba yun? Actually, bisexual yung ganun. Pero sa amin kasi mga bakla ngayon. Okay. Naku, ba't ko ba inamin, ha? Anyway, sa mga bakla kasi ngayon, di ba? Hindi ngayon at pumatol ka sa bakla. Bakla ka na. Ngayon na. Hindi yun ang ibig sabihin. Kasi kung ganun yun, di ang daming artistang sobrang ang maraming baklang artista na. Siyempre yung iba, di ba, sumasabit sa bading, di ba? Pero hindi naman sila bakla, di ba? Yung kahulugan natin ngayon, doon, yung silahis, pwede sa lalaki, pwede sa babae. Parang nga pwede sa baterya, pwede sa kuryente. Okay. AC-DC pa nung araw yun, kung ilarawan natin siya. Ngayon kasi, di ba, nagagwapo na yung mga bakla. Hindi mo na alam, kahit na kami bakla, minsan hindi na. Lalo pa ngayon, may fluid ng sinasabi. Ang dami-dami na. There are more descriptions. Oo, tsaka ma-offend na sila pag iba yung termino na ginamit mo. Correct, paano mo sila i-entertain o i-deal. Wide na yung yung differences. Mas wide na yung differences. Pero nung araw, kahit mag-itsurang babae ka, bading ka pa rin. Bading, tapos hindi mo idinidikta sa tao na, uy, ang pronoun mo sa akin, her, she, ganyan-ganyan. Hindi. Basta, ito. Ngayon sabihin mo, ma-offend sila. Correct. Tapos sasabihin, bakit ka ma-offend? Pag umiihi ka naman, nakatayo pa rin. Pero nung time na... Di ba? Yung mga ngayon. Anyway. Yung time na nagka-girlfriend ka, hindi mo inisip na baka identity crisis to? Hindi. Wala. Excited ako nung so, parang kikita ka, excited ka? Hindi. Baklang ama lang siya. Oo.
Aww. Nag-isip ka ba, paano ko ba to i-explain sa community? Ay, kung may mga magtatanong. Ang dami-dami ko ng problema, Janice. Ba't ko pa aanin yung community? Eh, yung sa magiging ulit. Alam mo, sa anak mo. Okay. I think mas problema okay. Yung anak niya. Ngayon, yung malaki yung mga anak mo. Ayun, masyaka kung lumiliit yung mga anak ko ngayon. I think mas... Siyempre, mas... parang I'm sure meron din silang question sa mga isip niya. Wala silang question. Wala. You never had to discuss anything. You never had to explain? Alam nila na bakla ang tatay nila. At okay, so yung iba, di ba yung napapanood natin sa mga teleserye, binubuli sila. Pag nowadays, hindi na yan kinukuso. Hindi na uso. Oo. Nung araw, natatakot pa ako pag-aatin ako ng PTC meeting. Kasi baka biglang may sumigaw sa ano na. Na minsan kasama minsan kasama ko yung anak kong isa, sabi ko, oh my God, ang dami-dami estudyante, baka biglang may sumigaw ng bakla. Alam mo, it never happened. Alam mo ang narinig ko, Sir Paeng, kasi yun ang character ko sa Home Sweetie Home. Tapos yung isa nag-approach na, ay, di ba artista ka, di ba? Sabi, oo, daddy mo yan. Oh, ay, artista daddy niya. Ganon. Never concerned do sa artista. Oo, alam mo kung bakit? Ako unang nakilala ng mga bata bago nila nakilala yung mga anak ko. Ako yung una nilang nakita sa TV. Kaya yun ang tumatak sa isip nila. Kasi nakita nila sa TV. Na artista. Hindi yung gender. Kaya naano na rin ako, ay salamat. Parang nakahinga na ako. So at least you never had to explain. Oo. Tsaka, Diyos ko, yung mga anak ko, hindi sila, proud sila na ako tatay nila. Actually, itong billing ko sa mga anak ko. Sabi ko, ganito anak ha, huwag niyo akong iyayabang. Huwag niyong iyayabang si daddy na daddy niyo si OG Diaz. Sabi ko, huwag anak, kasi baka taasan kayo ng kilay, sabihin nila, tinatanong ba namin kung sino tatay mo? Sikat ba yung tatay mo? Baka gumanon. Hindi ko sabi ko sa kanila, huwag, hanggat hindi tinatanong, huwag nung sasabihin. Kaya may mga times na nakikita ko yung anak ko, na nagpahatid yung anak ko, kunwari sa Fisher Mall, nagpahatid yung anak kong isa, yung 15-year-old. Ngayon, kasi may makikita sila mga magkakaklase. Di ako naman go grocery. So, nandun sila sa Starbucks, kumatok ako. Tapos, gawa ng anak ko, hi. So, yung mga bata na, ano mo yun? So, nilipred ko yung anak. Daddy ko, sabi niyang gano'n. Daddy mo? Hi! So, alam mo yung gano'n na see? So, sinusunod nila ako na huwag niyong ibibida yung pangalan ko kasi baka magtara yung mga ano na. Hindi naman namin tinatanong, sinasabi mo. Kaya yung isa, si Eri, nung nag-aaral pa nung grade school, daddy, alam mo, si yung guard namin, sinabi niya sa akin, daddy mo si OG Diaz? Po? Hindi po. Daddy mo si OG Diaz eh. Hindi po. Bakit yung sinabi mo, anak? Ikaw nga tinatanong kung daddy mo si OG Diaz. Di ba sabi ko sa inyo, pag tinatanong ka, sabihin nyo ako sa tinatanong. Ay, ganun ba daddy? Akala ko kasi, huwag ko sasabihin na ito ang tatay. My God, anak, nakakaya tuloy sa guard. Ang interesting ng kwento ng buhay niyo. It's interesting. Ang sarap makarinig ng ganito. Kasi wala, alam mo yun, yung may kita mo yung genuine at yung sincere na pagmamahal sa isa't isa. Meron pang... Genderless, it doesn't matter. Yeah. It doesn't matter who you are, what you are. Basta there's love. And it's real. And you take care of them. That's all it is. Okay, so yung iba, minsan nagagalit sila dahil yung tatay nila bakla. Parang nahihiya sila na ang tatay nila. Ano masasabi mo sa'yo? Ang tatay nila bakla. Alam mo kaya ganun yung feeling nila, yung pakiramdam nung bata. Kasi hindi nila nakikita physically, hindi nila nakakasama yung tatay nilang bating mula nung sila'y sanggol. Kasi nga,
wala sa paningin nila. Paano nila ipagtatanggol yung tatay nila? Iba yung nakikita nila. Hindi nila kilala. Hindi nila kilala. Oh, itong mga anak ko, hindi naging big deal sa kanila na... Oo, kasi yun nakita na pag-iulat pa lang nila. Yun ang normal sa kanila. Oo, kaya, di ba lang, sinasabi ko nga na ako una nakilala ng mga kaklase nyo bago kayo nakilala nila. Correct. Kasi ako yung napapanood nila. Kaya ang tingin nila sa akin, artista. Secondary na lang na bakla pala. Si OG Diaz. Oo. Kaya yung isa one time, yung anak ko, si Erin, tsaka si Gadi, nagtatalo sila nung grade school sila. Kasi, ano, merong parang Father's Day. So, may picture yung anak ko na kasama ka. Dalawa pa lang silang anak ko na pinresent na dun sa teacher. Mm. Eh, nakita ng kaklase nila na, dati mo yan? Oo, daddy ko. Bakla naman yung daddy mo. Bakla yung daddy mo, no? Hindi, boy daddy ko. Hindi, bakla daddy mo. Bakla yun eh. Hindi, boy daddy ko. Tapos sabi ko, anong sinabi ng teacher? Pinalayo po siya daddy nung teacher ko para hindi na kami magsalutan. Away. Na ano ka ba? Nagalit ka ba, anak? Hindi naman, nainis lang ako daddy kasi pinipilit niya eh. Sabi ko, ganito anak ha. Ito yung time na, di ba minsan sasabihin nila, sabihin mo na bakla ka para at least alam na anak mo. Ito yung time na parang paunti-unti sinasabi ko na kasi mga grade school pa lang. Sabi ko, anak ganito ha, sa susunod, pag may nagsabi na bakla ang daddy niyo, huwag kayong magagalit. Ha? Ngayon, pag may nagsabi na ang daddy niyo tomboy, doon kayo magaling. Sinabi ko talaga. Pero may point ka. Wala ko nagsasabi sa mga anak ko na tomboy yung daddy nila. No offense men sa mga kapatid natin sa LGBT. Kaya hindi ka kasi tomboy eh. Pero hindi eh. Kaya nga. So parang parang one way of saying, anak, yes, tama sila. So, with humor. Oo. With humor. Baging ang tatay nyo. And eventually, parang sila, parang naiintindihan na lang nila. They get it. And they accept you. Correct. Oo. Ang tama nga yung sinasabi mo. You're present sa pamilya. At yung way mo, hindi na madrama. Minsan nakakatawa. Minsan mas madaling tanggapin yun eh. Kesa isang madrama, parang ang drama. Iisipin mo kung paano may open up sa mga anak mo. One time na nasa Chris TV ako, sabi ni kasi hindi kami kasal eh. But we're 23 years na together. Oo. So sabi ni Chris Aquino sa akin. Off cama pagka commercial gap. Sabi, "Pare, you have 3 kids na. Why don't you marry, mare?" Ganyan sabi. Sabi ko kay Chris, ikaw talaga nagsabi niyan, Mari, ha? Ba't kayo naghiwalay ni James Yap? Sabi ko. Sabi ko, di ba? Kasal kayo. Tapos naghiwalay din kayo. Ang in-workout niyo, annulment. Di ba? Ako kasi, hindi ako naniniwala sa kasal. Ang sa akin, parang na-challenge ko yung sarili ko na gawin nating history to. Hindi tayo kasal, pero... Matibay kayo. Ang tibay natin. 23 years na nga kami eh. So, di ba, yung sinong pwedeng umano sa akin na, bakit hindi mo pakasalan eh? Hindi na kailangan. Sabi ko, Diyos ko po. Sabi ko, alam nyo, pag sabing meron ng isang nagsabi, nagpapayo lang sa misis ko. Naku, anime yan kasi yung mga maiiwan ni OG, ganyan. Sabi ko, sino ba maghahabol sa mga ari-arian ko pag nawala ako? Kahit naman ang nanay ay maghahabol para sa mga anak niya. At hindi naman niya nahabulin ang mga kapatid ko. So hindi sa gina-justify ko kung bakit hindi ako kasal but ano. Gumawa ka na lang ng will. Oo, na hindi. Na tingnan mo naman sino yung mga kasal? Sige nga Janice. Ano mo sa akin? Sabi ko na nga pa, papunta dito eh. Naramdaman ko na eh. Nakita mo ngayon, yung nagsisimula ka na magsalda tungkol dyan, kinakabahan ako eh. Dito ka talaga pumalik. Actually, may point. Whatever works.